sa mga kamani-manget, alamin natin ang mga malas na halaman na dapat natin tanggalin sa harapan ng ating bahay. Mga puno na nagsisilbi o nagdadala ng kamalasan ay tanggalin. Ano-ano nga ba ito? Una na lamang ay puno ng mangga. Alam nyo bang ang puno ng mangga ay umayabong lumalaki ng husto na halos matakpan na ang tahanan mo? Alam mo bang kapag ito ay nasa harapan ng bahay mo, ang mga negatibong enerhiya ay dumadaloy papasok sa tahanan. Nasasakupan ang iyong tahanan ng isang madilim na lugar sapagkat ang mangga ay halos bumabalot na sa buong kabahayan. Kaya naman kung ito ay nasa harapan ng bahay, nabablock nito ang positibong enerhiya na dapat ay papasok sa iyong tahanan. Kaya naman ito ang nagsisilbing dahilan kung bakit bumabagal ang pag-asenso ng mga taong nakatira sa harapan ng mga puno ng mangga. Kaya't kung nais mong mag-alaga, magtanim ng puno, ito ay ilagay sa gilid sa gawing kanan, huwag lamang sa harapan. Pangalawang puno na dapat iwasan sa harap ng tahanan ay ang cotton tree. Alam mo bang ang cotton tree ay nag-a-absorb at talaga namang humihigop ng mga virus at mga alikabok? Pero alam nyo bang kapag naipon dito ang samot-saring klase ng alikabok, ito'y nakapagdudulot ng matinding kamalasan sa lahat ng taong nakatira na may cotton tree sa harapan ng bahay. Hindi kasi maganda na ang mga negative energy na yan ay na-stack sa isang lugar. Lalo't hindi maganda kung ang puno na pinag-stackan niya na ay nasa harapan ng iyong bahay. Dahil maaaring ang mga taong nakatira sa iyong tahanan ay manganib sa positibo at hindi sila makapagdulot ng positibo kundi mga negatibo sapagkat negative vibes ang nasibsib ng mga cotton plant. Hindi maganda na ito ay stagnant. Pangatlong halaman na hindi dapat nasa harapan ng bahay, walang iba kundi ang malunggay. Alam nyo bang ang malunggay ay unti-unting nauubos sa mga dahon nito lalo pang malakas ang hangin? Ang pagkalaglag o pag-ubos ng dahon nito ay pagkaubos din ng kayamanan, blessing o anumang bagay na meron sa mga taong nakatira sa tahanan na may malunggay sa harapan. Sumisimbolo ito ng pagkaubos. Kaya naman pagkaubos ng anumang bagay na meron sa iyong buhay, sa karera, at sa iyong negosyo. Kaya naman hindi ko sinasabing bawal ang magtanim ng malunggay, ngunit huwag nyo itong ilagay sa harapan ng bahay. Maaari mo itong ilagay sa gawing kanan o sa likolan, basta't huwag lamang sa harapan ng bahay upang maiwasan natin ang dulot nitong kamalasan. At nang sa ganon, ang mga taong nakatira ay maproteksyonan. At syempre, hindi naman mawawala ang papaya tree. Ang papaya tree ay hindi rin dapat na nasa harapan ng iyong pintuan. Nabablock nito ang positibong enerhiya na haharangan imbis na papasok sa tahanan ay hindi na magtutuloy-tuloy yan. Bukod dito, ang puno ng papaya ay nagbubunga ng isang prutas na tinatawag na papaya na maraming dagta. Alam nyo bang ang dagta, ang katumbas nito ay luha? Kung kaya't ang mga taong nakatira sa isang tahanan na may puno ng papaya sa harapan nito ay mababalot ng kalungkutan at pagluha lamang ang dadali nito sa inyong mga tahanan. Kaya't hanggat maaari, ilagay ito sa gilid o sa likuran, huwag lamang sa harapan ng bahay. Iwasan din natin ang durian tree sa harapan ng bahay. Kung ang bunga nito ay may tusok-tusok at may dagtarin, ito ay hindi maganda sa anumang aspeto ng buhay natin. Ang durian ay hindi magandang nasa harapan, lalo pa nga't ito ay namumunga ng malaking mga prutas. Pwedeng madisgrasya o mahulugan ang sinumang nakatira sa iyong tahanan kung sakaling ito'y babagsak kanino man. At bukod dyan, ang dagta nito ay nagdudulot ng pagluha ng mga taong nakatira sa iyong tahanan, kalungkutan, pagkakasakit, at sakuna ang maaaring idulot nito kung ito'y nakalagay sa harapan ng iyong bahay.
Kaya't hanggang maaari, alisin mo ang durian, ilipat mo sa gilid, sa kanan o sa likuran para maiwasan natin ang kamalasan. Ito ba'y may tanim na arateris at ito ay nasa harapan ng iyong bahay? Alam niyo bang ang arateris ay malakas makapag-attract ng negatibong enerhiya? Kaya naman pansin mo sa mga tahanan na may arateris sa harapan ng bahay nila. Kadalasan kalungkutan, paghihirap, pagkaubos ng pera ang namamayani sa buhay nila. Kaya naman kung ikaw ay isang taong ayaw mong magkaroon ng maraming problema, alisin mo na ang arateris sa harap ng iyong bahay. Sinasabi rin kung ikaw ay may puno ng arateris sa harapan ng iyong bahay, kung ikaw ay may anak na dalaga, ito'y maagang makakapangasawa, mabubuntis at hindi makakapagtapos ng pag-aaral. Kaya naman para maiwas ang ganitong kasabihan na pamahiin, mas mabuting tanggalin na kung meron kayong arateris sa harap ng bahay. Iwasan mo rin ang isang punong may bunga ng langka. Katulad ng durian, ang bunga ng langka ay may dagta at tusok-tusok din. Sinasabi na ang lahat ng mga prutas na may dagta at tusok-tusok ay hindi magandang nasa harapan ng bahay dahil ang katumbas nito ay pagluha at kalungkutan. At ayaw naman natin na mamayanin sa iyong buhay ang kalungkutan at pagluha. Kaya mas mainam kung ito'y iiwasan. Ang langka ay sa lumalaki rin, kaya naman nabablock nito ang mga positibong enerhiya na maaaring pumasok sa iyong tahanan. Kapag mas malaki na ang punong ito, mas maraming positibong enerhiya ang hindi makakapasok sa iyong bahay. Kaya nga para maiwasan ang ganitong bagay, mas mainam na huwag ka nang maglagay ng puno ng langka sa harapan ng bahay. Ilagay mo to sa gawing kanan o sa likuran, wag na wag lang sa harap ng bahay. Isa pang punong dapat na wag ilalagay sa harapan ng bahay ay ang tamarind tree. Alam mo bang ang puno ng sampalok ay lumalaki at lumalawak din? Ano mang mga puno na lumalaki ng gusto at nagkukos ng kadiliman sa harapan ng iyong bahay ay hindi maganda dahil ito'y pinamamahayan ng mga negatibong enerhiya at mga espiritong ligaw. Mas maraming espiritu at negatibong enerhiyang mamamayani dyan, mas maraming kamalasan ang maidudulot nito sa iyong bahay at sa iyong tahanan. Kaya naman para maiwasan, alisin at tanggalin na ang mga yan. Yan nga mga kamani magnet, ang mga punong dapat alisin sa harapan ng bahay para sa ganon ang kamalasan ay inyong maiwasan. Yan lamang po mga kamani magnet. Thank you very much!